sa araw na ito po ay dalawang porselas na pang bata ang ating gagawin. Pwede rin po itong pang teenager. At ngayon po itong ating mga materyales. Gagamit rin po tayo ng mga puting perlas. Subalit ang mga perlas na ito ay irregular ang mga laki nila. Dahil po ito ay pinili ko dun sa aking lalagyan ng mga perlas. Ngayon po, ito yung mga nalabi o yung mga natira. Kaya pinagsama-sama ko, mayroon po rin silang iba't ibang shade ng kulay. Mayroong light pink, mayroon pong light green, may puti. Tapos yung sizes po ng mga perlas ay iba't iba. So balit po nagbibigay din po ng ganda sa ating perlas sapagkat hindi po ito yung typical na perlas na pantay-pantay po yung shape at kulay ng mga perlas na gagamitin natin. Medyo maliit po itong perlas na porcelas na ito sapagkat ito ay meron lamang 30 maliit na perlas sapagkat meron siyang malaki, meron siyang maliliit, hindi katulad sa nauna nating ginawa na puro maliliit na perlas ang ating ginamit kaya mas marami po. Ngayon meron tayong pendant, ito ay isang special na pendant dahil ito ay merong cross. May cross po siya rito at dito sa taas meron siyang isa ring metal na palamuti at meron tayong kulay green na green, blue green na beads na ilalagay at ito po yung ating paglalagyan ng ating knot na pag natapos na po yung ating porcelas. Ngayon po, katulad ng nauna natin ginawa kanina, tinuho ko na po yung kalahati ng mga pearls natin para hindi po tayo magsayang ng oras. Kaya tapos na po tayo dun sa kalahati. Ngayon nilalagay na po natin yung ating mga pendant. Maunahin po natin itong kulay green para pong emerald green siya. Ngayon lalagyan po natin ng isang malaking perlas sa gitna upang maghiwalay po yung dalawang pendant natin. Yun po. Tapos ngayon lalagyan natin itong cross na pendant. Ngayon po ganyan ang mangyari niya niyan. Tapos ngayon tuloy-tuloy natin ang pagtuhog ng mga perlas. Inumpisan ko lang po na ito na isang libangan nung araw. At naging isang parang naging passion na rin po ang paggawa ng mga perlas na ito. Ngayon, meron pong mga butas yung ating perlas na medyo na-covered ng mga ginagamit nila sa pagkulay ng mga perlas. Kinukot po nila yung mga perlas na ito. Kaya kuminsan po, tumutulo ito sa loob. Kaya kailangan lagi rin nakahandang, meron akong lagi nakahandang bahagi ng ating IP na ginagamit. Pwede natin tusukin ito para maging free po siya. Hindi ko na po alam kung ilang libong porcelas po na yung ginawa ko. Napakarami ng porcelas po akong ginawa. Kaya bali sa akin, bali wala na po yan. Kumbisa po kahit na nakapikit na ako, nakakagawa ko ng mga porcelas. Pero simple lang po kasi yung mga porcelas na ginagawa ko. Puro elastic cord ang ginagamit. At yung po ngayon ay nakasapit na sa mga kamay ng maraming kabataan at saka mga medyo maedad na rin. Yan po. Sa akin po, ako'y naliligayahan kapag nakikita ko pong suot-sunit nito. Lalo po pag pinapadala nila ako ng mga larawan na karisik sila ay masaya sapagkat nakatanggap sila ng porcelas mula sa aking ginawa. At sana po itong Pasko na to, marami pa akong mapapaligayang mga tao. Sapagkat nagpadala din po ako at gumawa din ako ng maraming mga porcelas. Porcelas at saka ganun din po ang hikaw. Pero karamihan po nang pinadala ko ng hikaw ay puro dangling na muna. Ang mga ginagawa ko po ay recycled po yung mga gamit. Kaya pa kung ano po yung mga naiwan, yung pong aking ginagawa. Ginagamit na lang po yung ating creativity
para makagawa ng mga iba't ibang klase ng alahas. Marami pa rin po akong mga naiwang malalaking beads. At iniisip ko po kung anong gagawin ko sa mga yon, subalit hindi sila masasayang. Ngayon po tapos na yung pagtuhog natin ng ating mga beads. Natapos na po yung ating porcelas. Ito na po yon. Ito po yung kabuuan ng ating porcelas. Meron po itong crucifix na pendant at isa pong maliit na emerald green. Ngayon po, lalagyan na natin ngayon yung ating bali po siyang magtatago ng ating nut. Yun po, katulad palagi ng ginagawa, isang hila, tapos dalawang beses nating ipapasok yung ating elastic cord sa loop at ihilain natin ng medyo sigurado natin naglapat na yung mga ating mga nut. At ngayon po, dalawang beses nating paikutin yung ating mga cord sa, tapos minsan pa po. Ayan po. Ngayon, natapos na. Lalagyan po natin ngayon ang finishing touch nito ay ang glue. Isang dab ng glue sa nut at paikot po natin yan upang makoat siya ng maayos at siguradong hindi sila magkakalas. Yan po. Yan po. Kunin natin yung dalawang dulo. Pasok po natin dito sa hole niya. At hihilain natin. Siguradin natin yung nut ay nasa gitna, nasa loob. Yan po. Natapos na. Sasarado ko na muna po itong aking glue sapagkat pag hindi natin sinarado, tutulo po yan ang tutulo. Tapos matutuyo. At dahil sa po napakalit din ang butas, napakahirap pong isara. Mamaya na natin isara. Patatayuin ko na lang po para hindi tumulo. Ngayon, ayan na. Ngayon, puputulin po natin yung excess na cord niya. Ayan po. Ngayon, ito na ang ating finish na porcelas na pambata. Sana nagustuhan po ninyo ang ating ginawang porcelas na ito. Hanggang sa susunod po. Bye.